Ay, sa RC Entertainment, more power po sa inyo. Hi, magandang araw mga kaibigan. Nandito tayo ngayon sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Kasama natin ang grupo ng OPS. Sila yung nagpapatupad ng batas dito na 24/7 na curfew. So, tignan natin yung mga gagawin nila dito ng panghuli. Ngayon ay April 21, 2020, 2:30 PM ngayon. So, alas 2 medyo ng hapon ngayon dito. So, nanguhuli sila ng mga pakalat-kalat dito sa kalye. Yung mga walang dalang quarantine pass, mga meron mga nakahubad, mga ganon, mga nakatambay na kung ano-ano mga kaibigan. So, tignan natin. Alam mo kung meron tayong curfew 24/7? Okay, ba't lumalabas pa? Tama ka. Tayo sa parang yung pag ganyan, ang curfew 24/7 na, ha? Bawal na tumambay sa labas. Ayan mga kaibigan, nakita natin na pinasakay dito sa truck nila nitong OPS, yun na isang tao. So dadalhin to dun sa headquarters ng barangay dito sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Kaibigan, nandito, sumakay na rin ako dito sa isang truck nitong grupo ng OPS na to para makita natin yung mga iba pang huhulihin nila dito sa lugar, dito sa Pinagbuhatan. Ito pa isa mga kaibigan, sinakay na doon sa motor ng isang miyembro nitong OPS, tapos ayan, pinasakay na rin doon sa truck nilang dala. So, ito yung truck ng OPS, dito yung kinakarga, yun mga nahuhuli nilang mga tao na nandito sa kalsadang pakalat-kalat. Ito pa isa mga kaibigan, ito, bababa ako muna para makita natin ang husto. So, mayroon silang isa pang kinuha dito, ayan. Itong naka-t-shirt na puti na to, ayan, nasasakay nila dito sa truck nila para dalhin sa headquarters dito sa Barangay Pinagbuhatan. So siguro ito, pakalap-kalap din to na nakita dito sa lugar na to. Ito pa, meron din dito mga kaibigan. So titignan natin ito, bababa ako para makita natin. Ito, babae ito mga kaibigan. So nakatalukbong ng tuwalya. So hindi ko alam kung violation ito. Baka walang dalang quarantine pass to. Kasi pag walang dalang quarantine pass, so sinasama rin nila. Ito pa isa, mga kaibigan, nakahubad. Siguro ito, patambay-tambay rin ang nakahubad to. Kaya din ang put nila to. Dito sa lugar na Pinagbuhatan, pagkakaalam ko dito, napakadami talagang mga nakatambay o pakalat-kalat dito sa lugar na ito. Ito mga kaibigan, no? Kaya may napansin din ako dito na nakahubad. Nakahubad ka kayo? Yan. Sige, sabag mo na tayo. Kuya, ikaw, ito mga kaibigan, mukhang minor de edad pa to. Itong isang dinampot dito. Ayan. Amag naman to si Puli. Ito mga kaibigan, nakita doon sa kalabas kanina na walang suot na face mask. So kaya ito, hinuhuli ito ngayon para dalhin doon sa barangay ng Pinagbuhatan.
mag-usap kayo eh. Ano problema yan? Ito pa isa, mga kaibigan, na patambay-tambay na ito dito, mga nag-iisyoso. So, dinampot din siya kasi wala naman siyang ginagawa, nandito lang siya sa labas. Pinanonood yung mga nanguhuli dito sa lugar na ito, so kaya dinampot na rin siya. Ito mga kaibigan, pabalik na tayo sa headquarters nitong barangay Pinagbuhatan para dalhin muna sa headquarters yung mga nahuli nila, tapos babalik ulit sila. Ito mga kaibigan, nandito na tayo sa headquarters nitong Pinagbuhatan, Pasig City. So, ito yung mga nadampot ngayon na mga walang face mask na mga pakalat-kalat dito sa kalsada ng Pinagbuhatan. Ngayon, i-detain muna sila dito sa loob nitong headquarters dito sa Pinagbuhatan, Pasig City mga kaibigan. Oh, yeah. So mga kaibigan, ito itong dalawang truck na ito, napuno ito, siguro mga 15 yun na nadampot na mga pakalat-kalat dito na dito sa Pinagbuhatan. So ito yung isang truck. So ang laman itong dalawang truck na ito ngayon mga kaibigan dinala dito sa headquarters dito sa Pinagbuhatan. Ngayon may pupuntahan pang isang lugar. So sasama tayo doon sa isang lugar na pupuntahan sa Kenneth Pinagbuhatan, Pasig City. So mga kaibigan, doon naman tayo ngayon na pupunta. Ito na yun pangalawang lakad nitong grupo sa itong OPS para manghuli-huli dito sa barangay Pinagbuhatan ng mga kaibigan. Ito may nasampula na naman silang dalawa dito. Itong isang nakakulay pula at saka itong nakakulay puti. So isasakay na rin nila ito dito sa truck nila. Dadali na naman yan doon sa headquarters nitong barangay na ito, mga kaibigan. Baba ka dyan, sir. Punta ka sa kapila. Punta ka sa kapila. Kaya kulit mo na yung koran dito. Sir, sakay na muna. Oo! Oh, sumama ka na ng Mayos. Sumama ka na ng Mayos. Sumama ka na ng Mayos.
Doon ka na lang magpaliwala. Huwag kang matakot. Sige na. Aday! Bawal yung mabastang kalsada na walang mask. Ito pa mga kaibigan, dalawang nga babae na mukhang mga teenager pa to, ha. Ito ha, yeah, nahuli rin to, ha. Pasasakayin to dito sa truck na sinasakyan ko. Yeah. Mga kaibigan, nandito na ulit tayo sa headquarters nitong barangay Pinagbuhatan. Ito na yung pangalawang beses ng paglakad nila na ito yung mga nahuli. May mga iba't iba yan, babae at saka lalaki, so minor de edad, so mga ganun, mga nadampot na to. So i-detain uli nila to dito. Ito yun, tapos sa pagkakaalam ko babalik pa uli para sa pangatlong lakad nila. Manguhuli pa rin dito sa barangay Pinagbuhatan. May charger yan, ha? Mga kaibigan, ito na yung pangatlong lakad nitong grupo ng OPS dito sa barangay Pinagbuhatan. So makikita natin na meron pa rin silang mga nahuhuli. Ayan, babae. Ayan, kahit babae o minor de edad, talagang nga kinukuha nila basta may violation. Yung mga violation nito, yung mga walang mask, walang quarantine pass na dala, nandito sa kalsada, mga patambay-tambay, mga ganon, mga minor de edad, ganon. Tsaka itong isang naka-motor na to, mga kaibigan. So, nagmumotor siya, wala naman siyang helmet. So, tinitikitan siya ng pulis ngayon. Ito mga kaibigan, walang face mask. So, siguro ito dadampotin din ito at dadaling sa headquarters. Ito pa uli ang isa, babae rin ito mga kaibigan. So ito, pinasasahin na siya dito sa dalang na truck nitong mga nang huhuli dito sa barangay Pinagbuhatan. Mga kaibigan, pabalik na uli tayo dito sa barangay Pinagbuhatan doon sa sa headquarters para dalhin uli itong pangatlong beses, pangatlong batch nitong mga nahuli na to para iharap dito sa kapitan ng barangay Pinagbuhatan. Mga kaibigan, ito yung pangatlong batch itong mga nahuli dito sa barangay Pinagbuhatan. So konti na lang itong na-videohan ko dito dahil naunang dalhin yung isang truck bago itong dito ako nakasakay dito sa isang truck na to na nahuli. So konti na lang ina-videohan natin. So pinapapanik sila doon sa third floor para dalhin doon sa taas, meron na covered court doon. So pangupuin sila doon, so pinaupo sila doon. Mamaya papanik tayo doon para makita natin. Sa panayon. Ito yung mga dinampot. So mga kaibigan, 63 na tao itong mga dinampot na to ngayong araw na to dito sa barangay Pinagbuhatan. Sila yung mga patambay-tambay dito sa Pinagbuhatan na walang quarantine, walang dalang quarantine. Yung iba mga walang face mask, yung iba naman nagkukumpul-kumpul, nawawala yung social distancing, yung iba naman mga minor de edad dyan, mga kaibigan. Ayan, hindi maganda ang kapo kasi nandito kayo ngayon.
Alam niyo ba kung ba't kayo nandito ngayon? Ha? Dapat alam niyo kasi lumalabas kayo sa quarantine law. Ano yung quarantine law? Dapat kayo ay nasa loob ng bahay. Kung hindi naman kayo bibili ng pagkain, hindi bibili ng gamot, walang emergency, hindi kayo dapat lumabas ng bahay. Diba? Sabi nga ng mga doctor, nurse, mga frontliners, kami lumalabas para magtrabaho para sa inyo. Gamutin yung mga pasyente ng COVID. Ang pakiusap lang nila, kayo pumasok sa loob ng bahay. Diba? Halos isang buwan na, ganito pa rin karami ang nahuhuli namin. Ano ba gusto nyo? Anong paliwanag? Hanggang ngayon ba hindi pa rin naiintindihan ang epekto ng COVID-19 kapag kayo ay tinamaan? Ha, taas lang ang kamay, sino pa hindi nakakaintindi? Alam bilang. Lahat naiintindihan. Pero bakit nasa labas ng bahay? Ha? Mahirap ngayon kasi ang kalaban mo, hindi mo nakikita. Mahirap yun, di ba? Hindi mo alam, nasa harap na ng mukha mo. Nasa ilong mo na, nasa bibig mo na, nasa tenga mo na, nasa kamay mo na. Hindi mo pa alam. Di ba kayo natatakot? At pag tinamaan kayo ng balik, kung kayo, hindi lang kayo. Hawa-hawa na yan. Kaya lahat ginagawa ng city government, ng barangay level, ng NGO, lahat-lahat na. Ginagawa para lang mapaalalahanan kayo na pumasok sa loob ng bahay. Ginagawa namin lahat para ma-provide. Hindi man marami pero at least nabibigyan ng mga ayuda. Financial man o mga pagkain. Sana tulungan nyo rin kami kasi tao din kami. Hindi kami exempted dun sa virus. Ha? Hindi ko mo frontliner exempted. Hindi po. May pamilya rin kami. Ha? May pamilya kami na nasasakripisyon, hindi namin nahahawakan, nayayakap kasi natatakot kami na pagpasok mo sa bahay, may dala kami, di ba? Hindi kasi namin alam eh kung sino, kung kami ay meron na sa mukha, sa bibig o sa lalamunan. May sinasakripisyo kami, sana kayo din naman. Kung walang gagawin, sa loob lang kayo ng bahay. Ha? Matagal na tayo lumalaban sa COVID, mahigit isang buwan na. Hanggang ngayon, hindi pa rin kayo makaintindi, hindi pa rin tayo sumusunod. Anong gusto nyong gawin? Hihintayin pa ba natin tumaas ang kaso ng COVID sa barangay natin? O alam nyo naman pala, ayaw nyo eh. Hindi kailangan tumambay sa panahon ngayon. Ang daming pwedeng gawin sa loob ng bahay. Ha? Ang daming pwedeng gawin. Huwag kayong magpagala-gala. So, wala ka pang damit. Please lang. Kahit din kami kailangan makiusap, inuutosan namin kayo. Dahil lumalabag kayo sa quarantine. Sa pangalawang pagkakataon, pag nakuli-uli namin kayo, dahil nakatala yung mga pangalan mo dyan, pasensya na ha, gagawin namin kung anong dapat gawin. Sa ngayon, pinagsasabihan, whining, pero sa pangalawang pagkakataon, hindi tayo naglulukuhan dito, hindi tayo naglalaro dito. Naintindihan nyo? Pinapatupad namin yung batas ng quarantine law dahil gusto namin kayong maligtas, maprotektahan. Pero kung kayo sa sarili nyo, ayaw nyo, wala na ko kami magagawa. Pero magagawa namin ipatupad yung quarantine law. Naintindihan nyo? Yes, ma'am. Andali nyo sumagot ng yes, ma'am. Baka bukas, nandiyan na naman kayo sa labas ng bahay. O, pinahalam ko lang po ha. Ang curfew hour po ay 24/7 ang ipinutupad. O, ang lahat po ay nataas ang manatili na sa loob ng inyong tahanan. Ang 18 years old pababa, 50 years old pataas, buntis, ay hindi na po inaatasang lumabas ng bahay. Kaya nga sabi, stay at home. Yan. Ayan lang po ang maitutulong natin para masugpo natin ang pumakalan ng virus. Sabi nga ni Kapitana, ang virus na to ay nakamamatay at nakakahawa.
hindi natin nakikita. Ang maitutulong nyo lang, manatili sa loob ng bahay. Yan. Hindi ba kayo nagtataka? Ang lahat ng kalsada nyo, sarado. Pag lumabas kayo, may mga nakikita kayo, may mga nakaposting police. Tinatanong nyo ba ang sarili nyo kung bakit anong meron? Dati ang tinatabayanan natin ay yung virus na nanggagaling ibang bansa na pumupunta rito sa atin. Ngayon po, hindi na ganun. Kasi naging local transmission na siya. Ngayon, community transmission na. Na ang ibig sabihin, pwedeng meron na tayo sa isa't isa. Kaya nga po kayong pinag-uuli na walang face mask. Yung face mask po, obligasyon nyo na yan. No? Kasi po, yung droplet na tinatawag, pagbuwahin kayo at humatsing kayo, tumatang si kalaway. Yun po, ang posible makahawa. Ha? Ngayon po, kaya kayo pinag-uuli. Ay po kasi yung laway na yan kapag kaya kumapit sa ulo, sa katawan ng tao, sa bakal, nagtatagal po yan. Makakita na po ba kayo na may sakit na coronavirus? Ngayon, kapag kayo po under, under investigation, nilagdat kayo, nag-positive, yung parang sinisipon, nagtutubig, tapos nakatiyong lalamunan, inubo, yun na po ang simula. Kasi po yun ay magliligwala ng malaking plema. Yung plema po yun, ayun na magbabaras ang lamuna mo dun sa daluyan ng paghinga mo. Kapag ayun po ay naligas at hindi nagawa, hindi na sa lutas, yun na po ang ikamamatay nyo. Kaya kapag under investigation kayo, kinukuha na kayo ng ambulansya, alam niyo po ngayon, kinu-quarantine na kayo. Doon po sa lugar na yun, hindi nyo na po makikita ang pamilya nyo. Hindi kayo mapupunta ng mahalin sa buhay, anak nyo, asawa nyo, nanay nyo, sino pa man, doktor lang. Pag hindi kayo nakaligtas doon, mamatay kayo doon, ano mangyayari? Susunugin na kayo, hindi nyo makikita. Ayun po ba yung gusto nyo mangyayari sa inyo? Gusto nyo po ba mangyayari sa inyo yun? Siguro naman talagang ayaw nyo, kasi kung ayaw nyo sumagot, gusto nyo siguro mangyayari sa pamilya nyo. Ayun, kung nagkakaunawaan tayo, dapat stay at home. O, ang lahat naman ng ayuda ay binibigay ng pamahalaan. Ayun lang ang maitutulong nyo sa pamahalaan. Kila kapitana at sa lahat ng mga tumutulong sa ating mga frontliner. Ha? Kasi para maiwasan natin na magkahawa-hawa. Huwag na natin hintayin yun. Ha? Kami nga dito kami ang deterrent. Kami ang gusto-gusto namin umuwi, hindi kayo makauwi. Baka mamaya meron din kami. Bago kami pumasok sa loob ng bahay namin, kailangan maglinis pa kami, mag-disinfect pa kami. Hindi namin basta-basta pwedeng hawakan mga pamilya namin. Samantalang kayo, ayun lang ang gagawin nyo. Manatili lang sa loob ng bahay. Iwasan nyo na po yung gumamit ng quarantine pass pero nakatambay. Basahin nyo pong maigi, ano? Ang pinapayagan sa quarantine pass, isang tao lang sa isang pamilya para mamili. Pero may oras na po ata ang pamimili nyo. Kung di po ako nagkakabali, may oras na po? O, may araw. Kayo po. O, yan. Alamin nyo po yan, no? Kasi kapag nakita namin kayo sa labas, ire-rescue namin kayo. Ang face mask po, obligasyon na yan. Ha? Kaya nga namin kayo inuhuli. Ngayon, kapag dalawa kayo na magkasama, uhulihin din namin kayo, ire-rescue namin kayo. Kasi nawawala na yung social distancing. Di ba? Ang nangyari, may quarantine pass, may kasama isa, dalawa, tatlo. Lumalakad, magkayakap, pagkahawak kamay. Di ba? Sabi nga nila, bakit ba doon sa nakamotor? Mag-asawa na, hinuhuli pa. Pero pag natulog, mag-asabi. Part po kasi ng implementation natin na ipatupas ang batas. O, para maiwasan natin ang hawa-hawa. Baka mamaya, paglakad yung dalawang mag-asawa, baka sampu kayo ng taong meron, yung carrier. At maiuwi nyo na po. Ha? Yun po yun. Kaya sana po sumunod po kayo sa amin. Yun lang po ang magiging tulong natin para masumpo ang kumakalat na virus. Maraming maraming salamat po. Nakapagpapo po siguro kaya pinag-aing dinihan. Maayos. Ano gagawin dyan?